Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa ating reaction video, mga kaibigan, ay lilinawin na natin kung bakit naglabas na nga ng statement itong si Kalinga Bravido. At alamin natin, mga kaibigan, kung bakit talagang nararapat na ngang i-close ang teleserye ng Ruel and Rachel. Pero bago yan, i-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Braben at Edna, at sa lahat ng ating mga viewers, kay Gisa Bicolana, at be considerate in Mamistika Yons, at sa lahat ng ating mga viewers, at saka doon sa lahat ng mga nag-PPM sa atin at minumura tayo, shoutout sa inyo, mga kaibigan. Huwag kayong ganyan. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo. Waka mura naman kayo, wagas. Pero shoutout pa rin sa inyo at maraming salamat pa rin kasi nandiyan kayo sa ating mga comment section at nandiyan rin kayo sa ating mga messenger para makapag-comment at makapagsabi ng sama ng loob ninyo sa akin. Bakit, ang tanong ko lang, mga kaibigan, bakit masyadong masama ang loob ninyo sa akin? Wala naman akong ginagawa. Diba, tumatawa lang naman ako. Kaya shout out sa inyong lahat. At ito na, mga kaibigan, ano, talakayin na natin. At ito nang umpisahan natin yung video ni Kalinga Prab para mas malinaw, mga kaibigan, na alam talaga natin kung ano ang naging dahilan. Kasi marami rin kasi ako nababasa na halos pinagkukombine o pinaglalaban itong dalawang magpinsan. Pero hindi naman talaga magkalaban itong mga kaibigan, ano, at isang community pa rin sila, mga kaibigan. Ay bakit nakakaganon, mga kaibigan, na parang nagkakaroon ng group by group? Hindi po ganon, mga kapatid. At ito na, mga kaibigan, at panoorin natin ang video ni Kalinga Prab para sa ganon ay mas malinaw ang ating gagawing reaction video. Tara na. Ayan. Yun nga, iwasan lang po natin yung mga ano, yung parang nagkakaroon ng group hati pag ano, pag nagkakaroon ng hatian ba. Yun yung minsan ay may nababasa akong ganun. Minsan masakit po talaga sa akin na isa lang naman yung ano namin, di ba, na si Ruel, Kalingap din naman po yan. Kami, Kalingap, tinulungan namin si Ruel na tumaas. Pero minsan, parang kami pa yung masama, kami pa po yung minamasama. Doon po ako minsan nasasaktan. Pero inisip ko na lang si Insan Ruel ay okay naman kami, okay naman siya sa akin. Wala naman kaming ano, kumbaga wala namang kaming ano sa isa't isa. Pero yung ibang fans, sana intindi nyo na wala pong hidwaan sa amin, ano. Kaya kung ano po sana yung pagsuporta nyo kay Ruel, especially sa mga Rochel fanatics, sana ganun din po yung suporta nyo sa founder, kay Kuya Bal, at sa amin po, na tumulong po kay Ruel. Kung hindi rin naman, kung hindi naman po natin matutulungan si Ruel, na kung hindi naman po siya pinapunta ni Kuya Bal dito sa diet, ay siguro hindi nyo pa naman po makikilala si Ruel. Kaya sana, sa mga nagmamahal kay Ruel, kay Rachel, mahalin nyo din po si Kuya Bal. Yun lang po, minsan ay may nababasa po ako na parang minsan kami pa po yung minamas. Agree. Tama po ba kayo sa ano ko, sa sinasabi na minsan may nababasa pa po ako na sa mga comment na mabuti pa mag-solo na lang daw si Ruel. Yan. Pat pagsusuloy niyo po, pinsan po namin yon, pamangkin po ni Kuya Bal. Di parang inuulit niyo po yung mga nangyari ng mga nakaraan. Parang nangyari na yung dati, yung parang sinusulsulan ba na mag-solo ka na lang, kaya mo na. Ang pangit naman po na ganun kasi kamag-anak ko po yan. Ayoko na pong maulit yung mga yung nangyari ng nakaraan, di ba? Kasi yung nakaraan, kamag-anak ko din po yun. Ayoko na po ng ganun. Ganun, at naglabas ng sama ng loob ito si Kalinga Prab kasi nga nagkakaroon ng parang sulsulan, parang nagkakaroon ng ano. At nangyari nga ito doong makaraan, doon sa pinsan din ni Kalinga Prab, at itong mga sulsul ay talagang sinulsulan itong pinsan ni Kalinga Prab, at nagkaroon na talaga ng kagulo at humiwalay na talaga yung kanyang pinsan, mga kaibigan. At sa ngayon, mga kaibigan, ay hindi na natin natitingnan at nakikita yung channel noong pinsan na yun ni Kalinga Prab. At sana, mga kaibigan, ano, wag nating gawin kay Ruel. Kung talagang mahal natin si Ruel, talaga sumusuporta tayo kay Ruel. Lahat ng mga vlog ni Ruel at ng buong Kalingap at ng magpipinsan na yan ay suportahan natin. Doon natin makikita kung talagang legit tayo na viewers, kaysa naman doon sa sasabihin na oy, magsulo na lang kayo, ikaw na lang mag-vlog kay Rachel, ikaw na lang ang ganun, magaganito.
At, di ba, ang pangit naman mga kaibigan kasi alam natin simulat sa pool kung kayo ay mga bago pa lang na nanonood dito sa Kalingap, mga kaibigan, nasa Malalag pa lang si Ruel of Malalag ay talagang todo support na ang kanyang tsuhin na walang iba kung hindi si Kuya Bal Santos Matubang. So, ano pa? Kung yan ay sasamaan loob ni na Kalingap Rab at iisipin na ibang tao itong si Ruel of Malalag, wala yan. Hindi yan ipopromote, hindi yan papupuntahin ng diet, hahayaan lang. Pero ang gusto kasi nila, mas lumawak yung pagtulong ng Kalingap. Diba mga kaibigan? Kaya doon sa ating mga viewers, hindi ko masasabing legit viewers kayo mga kaibigan, ano? Yung mga nagsusulsol at mga hindi ko alam kung bakit kayo nagagalit ng sobra, ay shout out sa inyo. Pero sana, maisipan natin na ginagawa lang ito ni Kalingap Rab para makatulong sa ating kapwa Pilipino. So puntahan natin mga kaibigan yung pagpapaliwanag ni Kalingap Rab about sa pagkuklose ng teleserye ng kay Ruel of Malalag. Ano? Tara mga kaibigan para makagawa tayo ng panibagong reaction video kasi ito, mainit ito mga kaibigan, mainit. Hindi napapanood ng iba. Ay agad ay nagmumura na. So, napakasakit na mga kaibigan na hindi natin natatapos yung video pero nakukuha na nating magmura. Huwag nating pairaling kaagad yung init ng ulo. Panoorin muna natin kung ano yung inilalaman ng video bago tayo gumawa ng komentaryo. So, panoorin natin ito ang naging dahilan talaga. At na-satisfied na sana yung ilan nating mga viewers at maunawaan si Kalingap Rab. Marami nagtatanong kung tuloy pa nga ba ang season 3. Para sa akin po, binase ko na rin po sa desisyon ni Kuya Bal sa nangyari. Sa desisyon ni Kuya Bal na wala muna ang mga Kalinga partners. So siguro, wag na rin muna po natin sigurong ituloy yung Rochelle Kalingap serye season 3. Huwag na muna siguro kasi yun nga ang focus ko ngayon ay tulungan si Papa. Ang focus ko ngayon ay tulungan siya sa kanyang maibalik yung kanyang channel. Kaya mas okay ngayon na wag na muna po. Huwag na muna po naming ituloy yung season 3. Pahinga muna tayo sa ano. And yung season 2 po kasi yung ending noon para sa akin napaka ano na siya eh. Okay na yung ending niya eh. Perfect na siya. And nakikita naman natin si Ruel and Rachel na masaya, di ba? Magkasama, palambing, no? So, para saan pa po na gawan pa po natin ng kadugtong? Eh, okay na yung ending, di ba? Happy ending na siya eh. So, ang pangit kung dudugtungan pa natin ng ano, kung ano man ang maisip nating kwento. Saka, ano na, masyado ng expose po. Masyado ng expose si Ruel at si Rachel. So, parang exposed na siya na masyado na silang, nakita natin na, masaya na sila. So, para saan pa kung dudugtong, para saan pa yung pagdugtong natin sa kwento, di ba? Kaya, okay na yun dun. Okay na yung ending nun. Kaibigan, at napanood ninyo, at kagaya nga nung ating pinaliwanag kagabi, napakaganda na nung ending ng episode 2. Nandun na talaga lahat yung mga nangyaring kagulo, yung lahat ng mga nagkaroon ng away-awayan, merong mga kontrabida, at ang isa pa dito mga kaibigan ay terminated nga ang mga Kalinga partners. Siya, pupuha si Kalinga Prab ng mga panibagong artista. Kaya nga sabi natin dyan, kagabi sa ating page ay hintayin natin na magitin si si Rachel para sa ganun ay tuloy-tuloy ang gawing teleserye ni Kalingap Rab. Kasi ang tanong natin kasi mga kaibigan, kung halimbawa gagawin natin yung teleserye or yung episode 3, saan tayo mag-i-ending? Saan tayo mag-i-ending mga kaibigan? Kasi yung ending kasi ang inaabangan natin. Ay paano kung ang ending ay lambingan pa rin, ganito pa rin. So, walang ending mga kaibigan. Walang ganda yung teleserye, pagsasawaan, at marami lang yung lalabas na basher. At kung mahal talaga ninyo si Rachel at Ruel,
eh, mauunawaan ninyo itong si Kalingap Rap. Ano? Huwag na tayong magsisihan, mga kaibigan. Ano? Huwag nyo sisihin yung mga vlogger na yan. Huwag nyo sisihin yung inyong mga sarili. Dapat ay magkaunawaan tayo. Kasi kaya nandito tayo para maunawaan natin ang bawat isa. Hindi para magpataasan tayo ng ihi. Ano? Huwag ganun, mga kapatid, mga kaibigan. Iisa lang tayo. Pilipino is Pilipino. Kahit saan pandako ng mundo, Pilipino pa rin ang dugo mo. Kaya magkaisa na lang tayo, mga kaibigan. Alam ko, mga kaibigan, na napakahirap ng sinasabi natin na magkaisa kasi iba't iba ang ating opinion. Pero kung yan ay uunawain natin ang bawat isa sa atin, siguro napakaganda ng mangyayari sa ating mga ginagawa dito sa ating programa. So maraming salamat sa inyong lahat. God bless and bye-bye sa inyong lahat.